Libo-libong kapatid natin pauwi sa mga probinsya ang humabol na makasakay sa mga terminal ng bus at paliparan kanina bago mag-umbisa ang long weekend bukas. Huling araw na kasi ng trabaho ng mga empleyado. Kaya't ang siste, halos usad pagong ang pila ng mga sumasakay sa mga terminal at mga airport. Nag-inspeksyon naman kanina sa PTEX at NAIA, sina PNP Chief Leonardo Carlos at Transportation Secretary Arthur Tugade, lalo't posibleng abutin hanggang Biyernes ang dagsa ng mga pasahero. Para sa update, makibalita tayo mula sa frontline ng balitang yan, mula po sa PTEX. Naroon live si Camille Samonte. Camille, marami po bang pasahero hanggang ngayon? Bok Mayan, mas marami ang mga pasahero ngayon dito sa PTEX dahil uling araw na ng pasok sa trabaho bago mag-long weekend bukas. Kaya kaninang rush hour, nagsabay-sabay ang mga regular na commuter at yung mga pauwing probinsya ngayong Holy Wednesday. Higit 2 oras naghintay ang biyaherong si James bago nakakuha ng tiket pauwi ng Bicol. Halos fully booked na kasi ang ilang biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sobrang hassle and kailangan 2 weeks before or 1 week before dapat nakapag-bookan na ng ticket para ngayon kuha ka na lang ng booking, boarding pass. Di namin alam na ganito pala yung kajampak yung tao. So, yun. Kala namin madami yung bus. Ang problema, bukod sa mga naghahabol makauwi sa mga probinsya ngayong Semana Santa, mas tumindi ang dagsa ng mga pasahero sa terminal kanina. Dahil sumabay rin sa uwian ang mga commuter papuntang Cavite at Laguna. Kaya ang siste, mas humaba ang pila pagdating sa boarding gate ng mga bus. Pero sabi ng ilang bus dispatcher, mabilis naman nakakasakay ang mga pasahero dahil pwede na uling magpunuan sa mga bus. Ininspeksyon din mismo ni PNP Chief Leonardo Carlos ang sitwasyon sa terminal para tingnan kung nasusunod ang safety protocols. Kumpara daw kasi sa sitwasyon sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, mas maraming pasahero na ang sumasakay sa PTEX. Nakikita natin in the past, talagang Wednesday umaalis yung mga kababayan natin. They leave Metro Manila, papunta ng probinsya nila. Mas less yung nandun sa Central, which is the Araneta Bus Terminal. Dito nagpunta sa PITX, yung southbound, and one that goes to the north is Baguio. So nandito yan sa PITX, so tinitingnan namin ngayon yung dagsa ng pasahero. Bukod sa PITX, dagsa rin ang mga pasahero sa isang pang bus terminal sa Pasay. Pero reklamo ng ilang pasahero, kulang daw ang mga bus na bumiyahe ngayon. Dapat alam nila na Semana Santa na, may handa na sila para sa mga kagaya namin na pupunta ng probinsya na dapat may nakaano na sila na extra bus para mas convenient sa mga pasahero. Ang hirap kasi lalo na ako may bata. Paliwanag naman ng bus dispatcher na delay lang ang dating ng mga bus dahil naipit sa traffic. Sobrang dami ng pasahero, hindi po nakulang yung bus. Sobra pong dami ng pasahero. Opo. Kanina pong tanghali yan, hindi pa po ganyan. After lunch po, yan po nagkaganyan na. After lunch po. Para pong pagka-out nila sa trabaho, dito na sila pumunta. Dinagsari ng mga pasahero ang Ninoy Aquino International Airport kanina. Kaya mula sa labas hanggang sa mga check-in counter ng Terminal 3, uusad pagong ang pila ng mga pasahero. Nag-surprise inspection naman si Transportation Secretary Arthur Tugade. Kaya pinadagdagan niya ang tauhan sa airport pati sa baggage carousel. Kasi yung mga pasahero na babae, matanda, yung may anak, hirap na hirap buhatin yung bagahe. Tulungan nyo yun kasi habang hirap na yung bagahe, nakakadagdag sa delay yan. Sa tansya naman ng Manila International Airport Authority, posibleng umabot hanggang 25,000 ng mga pasahero sa NAIA kada araw mula ngayong Merkules hanggang sa Biyernes. Pero mas kakaunti na raw yan dahil mas marami na ang nakalipad noong weekend kung saan pumapalos hanggang 31,000 ang mga pasahero kada araw. Kaya kung tutuusin, halos pareho na ang volume ng mga pasahero ngayon at noong pre-pandemic. Bok Mayan, nag-adjust na ng oras ng last trip mula alas 3 hanggang alas 5 ng umaga ang ilang ruta ng bus para sa mga hahabol pa uwi ng probinsya. May ilan ring tumatanggap pa ng chance passengers pero ito na yung mga ordinary bus. Sa ngayon, yung mga nakikita nyo sa aking likuran ay naghihintay na lamang sila na makasakay sa kanilang
Basta huling tala ng PTEX Management, umabot na higit 140,000 ang foot traffic ngayong araw. Bok, Mean? Okay, Camille, sa EDSA kasi kanina, ang dami pang naghihintay ng mga pasahero, naghihintay ng mga sakay. Ang tanong ko sa iyo, dyan sa PTEX, dumarami pa ba yung mga pasaherong dumarating o papaubos na? Actually, Bok, paubos na, no? Mga ilang minuto lang bago tayo umere ngayon, natapos na yung pila ng mga regular na commuter pa uwi ng Cavite at Laguna. So yung mga nakaupo dyan, nakikita mo sa aking likuran, naghihintay na lang sila to board yung bus nila pa uwi ng kanilang probinsya. Bok? Related to that lang sa akin, Camille, so wala tayong inaasama ang kapatid natin na magpapamorningan dyan. Definitely within tonight, lahat sila makakasakay at makakauwi sa kanilang pamilya. Ganun ba yun? At siguro, isa pang sundot, meron pa bang biyahe bukas if ever hindi sila umabot tonight? Yes, may nakadepende kasi yan dun sa kung saang ruta sila pupunta. No? May ilan tayong nakausap na dahil most specifically yung mga biyahe kasi pa Bicol na mga air-conditioned bus, yun kasi yung fully booked na. So kinakailangan 2 weeks before sila bumiyahe and nakabook na yon online. So may ilan na talagang naghihintay para nga kung may magtatanggap sa kanila as chance passengers for the ordinary bus, may iilan. Pero may biyahe pa naman daw bukas. No? So kung may mga kapatid po tayo na hindi na po nakahabol kanina, meron pa naman pong biyahe bukas dito sa PTEX. Mean, Bok? Okay, live mula sa PTEX. Maraming salamat, Camille Samonte.